Hi everyone! Kung kayo po ay interesado sa mga tarot cards and oracle cards, binibenta ko po ang iba kong mga pre-love tarot and oracle decks. Lahat po yun ay original and authentic. I-check nyo na lang ang mga available na cards sa aking Shopee. And also, kung gusto nyong mag-manifest ng good luck, protection, love, money, and healing, I'm also selling power bracelets na matutulungan kayong ma-manifest ang inyong mga desires. Nakalagay na po siya sa pouch, may kasama ng instruction leaflet at extra string. So go ahead and check them out in my Shopee, link on the description. Happy shopping! Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ay isang astrology reading for you. Meron tayong full moon in Aquarius ngayong August 2, 2023 at 2:31 AM Philippine Standard Time. So if you're living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. So itong full moon in Aquarius is about grounding yourself, being true to yourself, being real, being authentic. Ayan, so ang reading na to ay mas maganda na panoorin nyo sa perspective ng inyong rising sign, pero pwede rin naman itong mag-resonate sa inyong sun sign at sa inyong moon sign. Ayun, so it's time for you to focus on your authenticity and embracing your uniqueness. Yung pagiging ikaw, ayan, unapologetic, being true to yourself. Ayan, hashtag sorry not sorry, ganon. And ang opportunities ninyo rito is kung paano nyo papalakasin rin yung loob nyo, natuparin yung mga pangarap nyo, no? Na kung dati parang lagi kayong mabilis kayong ma-discourage. So ito yung time na to focus on what you really want to achieve. Ayan, it's time to take action. And also to move on. To move on from the things that are no longer serving your highest purpose. Yung mga ano, mga bagay na you are still holding on to pero alam mo na it's not working anymore. Hindi na to wala nang patutunguhan, no? This can be a relationship or a career, a situation na alam mong na-stuck ka na, and even if you are really, taking all the necessary things that you need to do, parang wala talaga nangyayari. So it's time for you to let that go, move on, and you know, focus to another direction. Ayan. And ang goals naman ninyo rito is makita niyo yung pagkakaiba ng totoo sa hindi, no? Na merong basehan yung mga facts versus fiction. And of course, ang goal rin dito is kung paano niyo mabilis na paano kayo mag-a-adapt ng mas mabilis, no? Sa mga pagbabago na nangyayari sa paligid ninyo. Okay? So for you Libra, ang full moon in Aquarius ay mangyayari sa inyong fifth house of your creativity, your fertility, children, passion. Ayan. So, maaring this time, meron kayong susubukang romantic connection or parang mas mag-explore kayo ng new relationships na you've never tried before. No? Mas magiging experimental ka in dating people, kahit ano na yan, no? Pwedeng iba sa inyo, you will try to connect with the same sex. Lalo na kung ito yung gusto nyo talaga ever since. Kaya lang napipigilan lang kayo because of judgment ng ibang tao. So you're going to be true to yourself. Okay? And then, yung iba naman, maaring ito rin yung time na parang hindi nyo naiisipin yung sasabihin ng tao kung kayo ay magkakaanak kahit wala kayong karelasyon. Pwede ba yon? Yes, pwede yon. Yung mga gano'n na tipong, yung mga single parent, ganyan, or of course, kailangan mag-ingat lang kayo. Mag-ingat kung wala pa sa plano nyo yung magkaroon ng anak, no? Baka kasi masobrahan sa experimentation, sa relationship connection, sa romance, mauwi sa unexpected na birth, no, or unexpected na conception, no, ng baby. So be careful. Alam niyo na kung paano niyo paprotektahan ang sarili ninyo. But of course, for some of you na nandoon na sa sitwasyon na 'yan na magkakaanak na kayo, and for some reasons you have to face it all by yourself, no, pangatawan niyo na there's nothing, wala kayong pwedeng wala kayong dapat ikahiya, no? Lalo na kung pinaninindigan mo 'yan. Ang dapat mahiya yung tao na umiwas, 'di ba? Ganon, sa responsibility. So be proud of yourself. And yung iba naman, since fifth house is about expression and your creativity, you're going to experiment on your
your talents, your skills. So siguro yung iba, halimbawa may interest kayo na mag-painting, pero iniisip nyo, hindi naman ako magaling mag-drawing or what, no? Hindi naman ako artistic. Pero alam mo sa sarili mo na you wanna try. So yung iba, mag-experiment, kukuha, bibili kayo ng canvas, ng mga painting materials, and you will try. Who knows, no? Diyan ka mas sumikat, diyan ka makilala, at diyan mabago yung buhay mo. So it's all about taking chances. By being true to yourself. So meron lang tong mga challenging aspects, of course. Meron tong opposition sa Sun, sa Venus, which is in Leo, in your 11th house. 11th house is about friendship, community. So siguro parang iniisip mo, ikaw ba ay susuportahan ng mga taong ano, inaasahan mong suportahan ka? Like your family, your friends? So if they are really your friends or your family, they care about you, walang question, no? Susuportahan ka nila. You don't have to worry about that. And as long as you are expressing yourself more. And then, meron din tong challenging aspects sa Jupiter, sa Uranus, in Taurus, in your 8th house. 8th house is about death and rebirth. No? So, maaring iba sa inyo, dahil sa pagiging totoo nyo na sa sarili ninyo, parang merong bagong ipapanganak na ano, na personality. No? Yung tipong, kung makita ka ng mga tao na kakilala mo na, or nakakakilala sa'yo 3 years ago, 2 years ago, pag nakita ka nila ngayon, they will think that you're a totally a different person. Ganong klaseng change, no? Transformation na gagawin ninyo. But some of you might feel uncomfortable dito kasi nga, yung iba, iniisip yung judgment ng ibang tao. But for some of you, maglalakas loob kayo na, you know, ilabas yung totoong kayo, take chances. And 8th house is also about other people's money. So yung iba, maaring magte-take out kayo ng loan, or you are going to use resources ng ibang tao to finance or supportahan yung mga talents and skills nyo, yung creativity ninyo na gusto nyong subukan, gusto nyong i-explore. Okay? And meron din tong challenging aspect sa Mercury, conjunct sa Mars, na nasa Virgo in your 12th house. 12th house is about your mental health. This is also about anything hidden. I think meron ka pang ibang mga unexpressed na thoughts or mga plano sa buhay na gusto mong ipaalam sa iba. Don't be afraid to express who you really are, you know, kasi lalo na kung nakaka-apekto to sa mental health mo na parang pinipigilan mo, eh, no? So it's time for you to be more open, use your instinct, and also connect with your thoughts and your emotions para mas maging productive ka. Okay? Huwag mo nang isipin yung mga limitations mo. Isipin mo kung ano yung mga dapat mong gawin para matanggal yung limitations mo. At ma-explore mo pa yung mga gusto mong gawin. And then, itong full moon in Aquarius. Aquarius is ruled by Saturn, which is in your 6th house of your day-to-day life, your routine. So, maaring meron kang mga babaguhing routine, or mas didisiplinahin mo yung sarili mo in taking care of yourself. And also, pagkakaroon ng sistema sa mga actions na gagawin mo. Yung tipong meron kang fina-follow na system to make things happen, to make things work for you. Okay? So, you have the Knight of Wands. Very passionate ang energy ninyo. Yung iba sa inyo rito na medyo nahihiya na, you know, kumilala ng ibang tao or yung iba rito gustong mag-confess, no, ng feelings. Or maaring reversal, merong taong gustong mag-confess ng feelings sa inyo na matagal nang tinatago. Uy, pura mga wands energy to. So, a lot of actions for you, Libra. You're going to pursue your creative pursuits, yung creative na aspects ng buhay mo. Yung iba sa inyo, may pagbabago ng bahay or place, workplace, pwede rin may travel, no? Travel opportunities for you. Pero medyo magiging loaded ang August for you. Marami kayong aasikasuhin. This is for your soul's growth. Growth is never easy. Have faith and trust in the journey. Yes. Speaking of journey, meron talaga kayong journey. Pwede tong mental journey, no? Or reassessment ng buhay nyo on which direction you want to take.
Diamond Light Activation. Light activations and new energies are coming your way. Be open to receive and welcome them. Yes. May bagong energies na pumapasok sa inyo ngayon. It's like ano, a push, no? Push siya for pampalakas ng ano, loob ninyo. Honeybee, Divine Feminine, you are being called on to rise. Yes, it's time for you to rise and shine, Libra. Okay, so that is your reading. Kung nagustuhan nyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Libra. See you again.